Yun, hey guys, good morning, good day sa lahat ng mga kumuha po sa bahay sa may Tansa, Cavite, Maya Residences, Phase 2 and Phase 1. Bibisitahin po natin ngayon at itinan natin yung update doon, what are the latest na mga pangyayari doon, titingnan po natin yon. Okay? At sa mga nanghingi sa akin ng updates, okay, so I cannot promise na lahat kayo mabibigyan ng updates doon sa mga black and last na binigay ninyo. At sa mga nag-donate po, nagbigay ng konting pabuya, maraming salamat po. Okay, so you don't have to, pero nagpilit kayo. Thank you so much sa mga nagbigay po ng mga panggasolina. Okay, so you don't have to, pero nagpilit kayo. Thank you so much. Okay, so may mapupuntahan po yung mga binigay niyo mga love gift na yan. Thank you so much again, guys. Okay, so maya-maya lang ng konti, dadalawin natin yung site. Magmumutar lang po ako papunta doon. Okay, so samahan niyo po ako. At least stay and bear with me. So I will try to get the latest possible update na pwede natin makuha. Okay, so tara. Uy, mga kabahay, mga kairog, baka pwede maglambing naman, baka pwede po makahingi muna ng subscribe dyan, baka pwede po makapindot na rin yung bell notification icon na yan para update kayo sa susunod na mga vlogs po natin patungkol po sa subdivision na to at saka sa real estate na mga topic. Okay, so tara po, magbiyahe na po tayo. Nilalo yung biyahe natin, kaya muna tayo. Pasukin tayo sa kalsada para focus. So bigyan lang natin ito ng highlight itong SM na to. So malapit lang po ito dito sa subdivision na kinuha po ninyo. Okay, SM mall po ito, malapit lang po sa subdivision na kinuha ninyo sa Anaya. Okay, mapapansin po natin dito pa lamang sa pagpasok papunta sa subdivision, ano, so ito highway po, then papasok po sa subdivision, marami na po dito ang mga bilihan, no? Marami na pong market dito, andito na yung 7-Eleven. Okay, so talagang napaka progresibo na po yung area kung saan naroon po yung subdivision na kinuhaan ninyo. Para po sa mga hindi pa nakakapunta, hindi pa nakakadalaw, so ito po yung pagpasok papunta sa subdivision nyo. Tuloy mamaya madadaan na din natin yung elementary school. So napaka location wise talagang napakaganda. Okay, so maganda yung location na nakuha po natin. Literally walking distance lang to. Medyo malayo pero okay lang ka rin sapagkat marami pong yung madadaanan mo is mga matao na po. Okay, so tara, tuloy tayo sa biyahe. Okay, dito mayroong dalawang daan para pumasok, para sa tugan. Bandang pwede ka dumiretso. Diyan ka dalang para kay health center. Diyan ka pwede ka dumiretso, dumiretso ka dumiretso sa kanan tayo. Mayroon pa diretso doon, sa kanan ka naman, mayroon skin ka doon. Magaan ka. Dito naman, may kanto dito, so isa sa palatandaan ng kanto dito, itong nakalagay na yung mga listahan ng mga officials. Pero dito,
So, safe ako dito. No, nothing to worry kasi wala na mga ano na sakyan. So, may meron kang makikita. Sana hindi nila tanggal yan. Ito, oh. Yeah, so, ino yung pangalawa. Pangatlong kanto lang naman yan, eh. Ito. Okay, listahan ng barangay Amaya 4 officials. Ayan. So, malapit lang sa may water station. Ito yung water station. Anyway, isang kayo yung mga landmark. Tapos, dire-diretso ka lang po. Dire-diretso lang po. Safety first, of course. And, kakaliwa tayo dito. So, kanina yung sinasabi ko na kakaanan ka, ito yun, magsasalabong kayo dito. Kasi hindi dito nasa may humps na yan. Yung subdivision. So, parang yung kotse na yun pag ganito. So, magsasalabong kayo. Okay, napapasok tayo dito. Okay, so this is phase 2, construction. Going po tayo. Break time kasi nila ngayon, pero so far, so good. Yun guys, so good morning ulit. Good day sa lahat ng mga kumuha dito sa may Amaya phase 2. So update lamang po is ongoing na po yung construction dito po sa may phase 2. Congratulations. So ngayon, hindi po tayo pwede makapasok doon sapagkat ito po ay napaka-busy. So, pero po mga heavy equipments po nandun ngayon. At napakaganda po ng magiging development dito. Okay, so I know a little bit delay dito, pero I think gaya na naging bilis dito sa phase 1 is tuloy-tuloy na po sila. I believe kasi ang dami na pong hollow blocks doon, may layout na at nakapagsimulan sila ng mga kalsada. Ito, nakikita nyo to. Okay, so be patient lang, be more patient lang sapagkat I believe na matuturn over to the soonest possible then. Okay, so naapektuhan lang talaga tayo sa pandemic. But thanks be to God, it's all okay na, all set up na. Okay? So we're all done, all set up na. So I believe magiging tuloy-tuloy yung development dito. Okay. So nakausap ko yung sa may nakausap akong coordinator dito. So far is tuloy-tuloy magiging project nila dito in activity. Phase 1 almost sold out na. I think reopen na lamang po ang available sa phase 1. So napakaganda po yung mga, actually napakaganda yung units dito. So kasi unang-una meron kayong solar panel para po sa inyong mga units. May mga solar power na po kayong supply. Kaya may mga i-construct na dito, no? May mga i-construct na dito. Sa mga ano. So may construction ang gagawin dito sa mga bahay. Pero simula talaga sila, oh. So hindi lang tayo papasok doon for safety reasons, so hindi tayo pwede pumasok doon. Okay, so papasok lang doon sa mga authorized na mga. Of course, we have to follow the rules. Okay, so pero update, I believe mabilis na to. Tambak na po yung mga materials doon at meron na pong nagtatrabaho. At sabi nga ni Kuya, nagsisimula ng trabaho dito para sa mga bahay. Okay. I'm glad din nakausap po yung kanilang staff dito sa office at in-invite niya akong pumasok niya dito kaso may kailangan pa akong puntahan. So sabi ko is sa ano na lang, pagbalik ko na lang dito. Total, nakita ko rin naman yung development. So baka 1 month or 2 months babalik ako dito. Pasama ko pagpasok. The good news is meron na silang internet connection dito na in-offer Globe ang napupunta dito. So ano ko in-offer yung internet dito? Prepaid po, ano? Mayroon po kami 2 months po, fiber theft. Fiber pwede makikita na, ano? Kasi yung client ko palipat na this month yata, eh. Katawang ano mga connection dito? Magkakapupot yung fiber namin dito, this ano po? This coming, katapusan pa, mag-January. Mag-i-start na yung installment, install installation. And of course, ito po, official na mga picture po, nakakuha po tayo dito, dito mismo sa mga
coordinators po ng subdivision na to. So galing po to sa simula, may mga drainage na rin po dito, may layout na. Actually, ang sabi po nila sa akin is phase block 4 and 5 ang unang mga itatayo. So block 4 and 5, congratulations. Okay, so but tuloy-tuloy na po to kasi magfo-full force po sila. Yung mga trabahante sa phase 1, mga contractor is pupunta na po sa phase 2 kasi tapos na po halos ang phase 1. Okay? Ayun, so pauwi na po tayo pero tingnan muna natin yung mga establishments na madadaanan natin. Okay, dito po malapit sa subdivision, meron po dito itong ano ba to? Parang market. Ito po yung Emilus Mart. Okay? Of course, hindi po pwedeng mawala yung ano naman po, yung SM. Ayan. SM. And of course, dito po sa may bandang crossing na po tayo, Jollibee. Ayan, ang Jollibee. So malapit na rin po dito yung munisipyo ng yung Tansa. Okay, so parting words bago tayo maghiwalay. So subdivision, napakaganda ng lokasyon. At para sa mga gustong, para sa mga nakakuha dito before, nakakuha na no, ng unit sa phase 2 especially, at meron ako nakita mga comment doon sa akin pong unang vlog na gusto mag-refund sa kanila mga down payment. Nasa inyo po yun. Okay, so but it will take some process. Pero ito lang gusto kong i-open sa inyo. It is worth it ba na i-refund siya? Okay, may client ako dito bumili noong 2017. Ang presyo ng bahay is 1.1 million. Ngayon, meron akong client na bumili noong 2018. Ang naging presyo ng same bahay, same phase, same na tawag doon yung unit model, ang naging presyo na is 1.3 something. Okay. For that particular 1 year lamang na pagitan, yung bahay, yung appreciation ng bahay from 1.1 naging 1.3. So how much more ngayon kung sakasakali may open unit? I am pretty sure it's more than that. It's more than that. So 1.1 naging 1.3, about 200,000 increase in just a matter of 1 year. So ngayon, kung mag-refund kayo, let's say for example, 100% na refund talaga sa inyo yung down payment ninyo. Kung halimbawa maghahanap kayo ng ganitong klaseng bahay, I believe at this moment is maaaring hindi na siya kapresyo kung kailan mo siya nakuha. Okay, so baka mas mataas na talaga, far far na yung magiging taas nito. Okay, pero nasa inyo po yun. Okay, of course, hindi ko yung personal na makakilala. Ito yung aking payo lang naman. Ngayon, yung mga client ko personally, nabigyan ko ng mga payo sa kanila kung ano bang dapat gawin sa ganitong sitwasyon. So, may binigay ako mga gusto mag-refund, may binigay ako ng mga options kung ano ang maganda, anong dapat gawin. Okay, so again, it will take some process, legal process na dadaanan. Okay, and take some time. Of course, yung presyo ng bahay na tumaas na ngayon. I believe kung halimbawa yung developer, tingin ko, ako personal opinion, is willing to refund naman kung kailangan refund, lalo na kung nasa katwiran. Pero ngayon kung halimbawa ibebenta yung bahay na yon, much more yung tinaas ng presyo ng bahay. So akin lang naman yun. So nasa inyo yun, kayo pa rin yung magde-decide nun. So nakikita nyo yung binibiyahin ko, ito ituloy ako nagbumotor. Ito po yung connection na itong kalasadang tinatahag ko, connection na po to pa Kawit, pa Imus, pa Bacoor. Okay, so napaka accessible na ng area kung saan ako nagmula kanina sa subdivision na aking pinuntahan. Okay, so once again po, this is Kuya Berto po, ang inyo pong taga pagbalita sa mga properties po na inyong kinuha. Again, minsan pa ho, nagsasabi po tayo na mahalin po ninyo yung mga sarili sapagkat mahal na mahal kayo ng Diyos. Okay? At mahalin din po natin ang ating kapwa. Uy, makikiso yun naman po ako. Please subscribe po tayo sa ating pong channel. Para po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, para po sa susunod na mga update, sa subdivision at saka mga real estate na mga topic na aking pong isi-share. Again, thank you so much po. God bless everyone. May you be safe all the time, lalo na ngayon, pandemic season. Thank you so much and God bless. Bye-bye.
Bye.